Sabi niya, you're getting sweldo from the government. You are supposed to be the alter ego. Ito, tungkol ito sa pagtawa ni BP Sara nung inakusahan ni PRRD si PBBM na adik president. So, tumawa si BP Sara. So ito, dito na nasaktan si First Lady. Sa alter ego ka ng presidente, bakit nandun ka sa rally? Tapos tumatawa ka pa, something like that. So ito, dagdag ng First Lady, that's not right, that's entitled politics. Madam Shrek, huwag kang feeling Reyna. Dapat ikaw ang mag-sorry kay VP. She is the second highest leader in this country. Watch your manners. Wala na nga siyang mandato. Siya patong demanding sa vice presidente. Akala ata ni Lisa Marcos, porket siya ang first lady, ay kapantay na nito ang pagiging presidente ng bansa. F. Elisa, nakatikim na namamalultong na pagmumura sa taong bayan, lalo na sa mga netizens na suportado kay Inday. Anino ka lang ni PBM at 32 million na botante ang sumusuporta kay Inday. Eh si Lisa Marcos, ano? At bago nga tayo magpatuloy for today's video, i-hit mo na agad yung like button para sa mga susunod pang ibabalita. By the way, here's your Chikaraya updates. At kung hindi ka pa nakapag-subscribe, i-subscribe na yan. Pag-usapan pa rin natin ngayon ang hinanakit ni First Lady Lisa Marcos sa laban kay VP Sara. Okay. So, ito yung exact words ni First Lady. Naisulat ko dito, ha. Sabi niya, you're getting sweldo from the government. You are supposed to be the alter ego. Ito, tungkol ito sa pagtawa ni BP Sara nung inakusahan ni PRRD si PBBM na adik president. So, tumawa si BP Sara. So ito, dito na nasaktan si First Lady. Sa alter ego ka ng presidente, bakit nandun ka sa rally? Tapos tumatawa ka pa, something like that. So ito, dagdag ng First Lady, that's not right, that's entitled politics. You're in the government, you're the vice president, bad shot na yan sa akin, unless she says sorry. Dito tayo mag-focus yung bad shot ka sa akin, dapat mag-sorry ka para hindi ka mabad shot, something like that. Sabi ko nung ma-realize ko ito na, what? Ang vice president na binotohan ng 32 million Filipinos mag-sorry sa isang first lady na ni isang boto wala siyang natanggap. Ano ba talaga ang rule ng first lady sa bansa? Well, sinagot na ni BP Sara yung hinanakit niya na may karapatan siya na masaktan personally. Kaya lang, sabi ni BP, yung personal mo na damdamin walang kinalaman sa aking mandato, which is correct. Tapos, ito pa, ngayon ko lang ito nabigyan ng pansin, yung unless, sabi niya, mag-sorry siya sa akin. Naisip ko na, parang ito na yung acting as president. Kasi kung presidente siya, pwede. For example, ako ang deputy commander sa isang unit.
minasama ng aking commander yung mga actuations ko, salita ko. O pwede ako, I'm sorry sir. Ganun. Kaya lang, first lady, nasaktan. Tapos, dapat mag-sorry ang vice president. Okay, no way. So, dito mo na makikita ang karakter ng isang tao. Kung sino talaga ang boss. Parang siya na ang boss. So what? Kung nabadsyat si VP Sara sa kanya. Okay? Bahala ng mabadsyat. Basta sa akin, si VP Sara, siya ang good shot sa mata ng tao. So, napakaganda yung response ni VP Sara sa ganitong parang, I don't know kung anong klaseng interview ito. Plinano ba nila? Napag-isipan ba nila yung repercussions ng interview? Ulitin ko. Maganda yung ganyang nagsasalita. Maganda yung ganyang sinasagot ang mga issues. Kaya lang, yun sanang ano, yung mag-promote ng unity para mabawasan ang ano, ang pagbatikos. Kasi nakita ko dito ang isang purpose ng interview. Para as much as possible matigil na ang pagbatikos ng karamihang tao sa administrasyon ni PBBM. Kaya lang, ang resulta lalong napapag-usapan. Pati nga si ex-senator Ping Lacson, eh, nagbigay na rin siya ng comments. if all wives are as loyal as First Lady Lisa to PBBM, then walang problema ang mga husbands. Maswerte ang mga husbands kung kagaya ni First Lady Lisa, ang mga misis na handang depensahan ang kanilang mga husbands sa mga haters, mga bashers. So makapagtrabaho ng husto ang mga husbands. Kaya lang, kung pag-aralan mo mabuti, read in between the lines yung comments ni Senator Lacson. Ano yun? Pang-aasar yun, sarcasm yun. na nagpapahiwati na wala nang ginagawang pangulo kasi ang First Lady ang gumagalaw. Sabi, malala ko tuloy nung last December, piyesta sa isang lugar sa Cagayan de Oro City. May nag-iinuman. Pagdaan ko, narinig ko ang usapan nila tungkol sa politika, tungkol kung sino ang nasusunod. Ang Pangulo ba ang First Lady? Nako. Ang kwentuhan sa mga nag-iinuman, sabi nila, problema sa atin eh. Ang First Lady, siya ang nasusunod. Sunod-sunuran lang ang presidente. Ganon ang ano. Ganon ang narinig kong kwentuhan. Ako naman, huminto ko ng sandali, nakikinig lang sa usapan, kaya lang medyo napapa-smile, napapatawa ako na grabing, ano, may isa pa. Yung taga-deliver ng dark chocolate. Taga-Talakag Bukid nun. Pag-deliver niya, nabanggit niya, gano'n, no? Ang usapan namin, usap-usapan sa lugar namin, sir, eh, kaya tayo nagkakaproblema dahil sa First Lady. Gano'n. Sabi ko, bakit? Ano bang napansin niyo? Yun, sir, talagang mas makapangyarihan ang First Lady kaysa sa presidente. Ganon ang mga ano, ganon ang mga comments na naririnig ko. Kaya itong interview kay Ka Tunying na nagpapahiwatig ang First Lady Lisa na para hindi mabadsyat si VP Sara, eh mag-sorry ang VP Sara. Anong mag-sorry? Baka mamaya, aywan ko lang.
Alam niyo naman yung history ni then Mayor Inday Sara, yung sheriff na medyo matigas ang ulo, hindi tumupad sa usapan, no? Di ba sinapak? Do nung yung pangyayari na yon, doon ako unang bumilib kay BP Sara. Kita ko may tapang at malasakit. Kasi gusto niyang i-solve yung problema kasi naawa siya sa mga squatters. But at the same time, ayaw naman niya magkagulo kasi may court order na eh. Dapat kausapin ng maigi yung mga squatters doon. Gusto niyang tulungan, may mapaglipatan. Ganun lang sana, matigas ang ulo ng sheriff. Yun, nakatikim sa isang mayor in Daisara. Kaya, huwag nilang subukan si BP Sara. Pati nga si PRRD, nagsabi siya noon na hindi ko kaya yan si Inday. Mahirap yan. Mayroong panahon noon sa pandemic na gustong umuwi si PRRD sa Davao. Eh, pandemic. Nako, hindi pumayag si Mayor Sara na uuwi si Pangulong Duterte. Kasi nga, pandemic pa, baka magdala siya ng virus. Ganon katindi si BP Sara. May tapang at malasakit. Kaya huwag niyong subukan na mag-sorry-sorry. Ayun. Instead na sorry, nagbigay siya ng sagot kanina. Napakagandang sagot. Walang kinalaman yung personal feelings mo sa aking mandato. Maraming dapat tugunan. Kami na lang ni PBBM ang mag-usap niyan. At para makausad tayo, asikasuhin natin ang concerns ng nakakaraming Pilipino. Pagtaas ng presyo ng bilihin, terorismo, droga. Sinaisay ng vice presidente ang dapat gawin, which is supposed to be. Kaya tama na yung mga ganyang personal hurt feelings, hindi yan nakakatulong sa bansa. At tumani nga ito ng samat-saring reaksyon mula sa mundo ng social media. Kumento na nga lang din ng mga netizens sa naging isyong ito. Who is she? Wala siyang modo. Hindi siya binoto ng Pilipino. Dapat, she keep her mouth shut. She should busy herself na gumawa ng ikabubuti ng bayan. Like open a charity to help the poor and the sick. Eh, di dapat po lahat ng audience sa gabing iyon ay mag-sorry kay Aling Lisa? Bakit mag-sorry? Sino ba si Lisa? The 32 million supporters of the VP will not allow her. At sa naging isyong ito, ano ang iyong naging reaction? Magimalaya magbigay ng kanilang personal na opinion sa comment section. Anyways, for more Chikabea updates, don't forget to like and subscribe!